Kumusta mga Kalpaw Winners? Sana ay ox na ox kayo. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Alpawins Channel, para makipagkwentuhan sa mga bagay na walang kabuluhan, mapaglilibangan. Sa oras na ito ay tampok sa atin ang matulis na guwapo pa na si Sir Eddie Gutierrez. Alam nyo ba kung gaano siya kahusay? Sa videong ito ay inyong mamamalas kung gaano katigas katikas itong ating bida. Pero bago yan, mas mainam syempre na kilalanin muna natin siya. Kunting kaalamang background sa ating bida. Si Eduardo Piquet Gutierrez na ipinanganak noong Pebrero 6, 1942, umastanyag sa pangalang Eddie Gutierrez. Batid kong alam mo na rin na itong si Sir Eddie ay sikat na Filipino actor at dating suwabing matinee idol. Katunayan, sa tindig pa lang nito ay talaga namang mapapawaw ang kahit na sinong mga kababaihan noon. Kaya nga naman nagkaroon ito ng maraming supling. Oo, tama ang iyong narinig. Nakawalo lang naman siya ng anak sa iba't ibang mga babae. Nang iba ay nagmana sa kanyang taglay na kalandian kagwapuhan. Alam nyo rin bang masunurin itong si Sir Eddie sa kautusan sa Biblia? What? Alam mo kung anong utos yon? Nasa Henesis 1.28 yun, sabi doon, "Be fruitful and increase in number." O sa ibang salita, "Go and multiply." Kaya naman pala ang sipag niya. Ayos! Basta tandaan mo na lang, Kalpa Winners, na si Sir Eddie ay mahusay at dakila ang kanyang pag-aari, maging ang kanyang ari-aring pagmamahal. Narito ang mga babaeng nakatikim ng kanyang malupit na pag-ibig. Liza Lorena. Si Liza Lorena ay 71 taon na sa ngayon. Isa itong Filipino actress. Isinilang bilang si Elizabeth Ann Jolene Luciane Winsett noong 31 ng Oktobre, 1949 sa Pampanga dito sa Pilipinas. Siya ay tanyag na naging first runner-up sa Binibining Pilipinas pageant noong taong 1966. Nagsimula ang kanilang relasyon noong taong 1963. Siyempre, nag-date din sila noon. Alangan namang hindi. Subalit hindi rin naman nagtagal ang kanilang magandang ugnayan na uwi rin sa hindi ka nais-nais na hiwalayan. Marso 24, 1964, ang unang iyak ng sanggol na mula sa itlog lahi ni Sir Eddie. Siya nga ay ang gwapo at matsyong si Sir Tonton Gutierrez. Alam nyo ba na bago pa ipinanganak si Boss Tonton ay naghiwalay na silang dalawa? Oh no! Bad! 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 Very bad! But so be it. Tapos naman eh. Hayaan na natin yan. Tagal na nun eh. Pilita Corrales. Si Pilita Corrales ay may 81 taon na sa ngayon. Siya ay tanyag na Filipino singer noon o mang-aawit na umawit ng kanyang mga awitin. Siya ay isinilang noong ipinanganak siya ng kanyang nanay buwan ng Agosto 22, 1939 sa Cebu City, dito rin sa bansang hindi nauubusan ng bigas. Alam nyo ba yun? Siyempre, bansang hindi nauubusan ng bigas, Pilipinas! Iyon na nga, naging sila nga ni Sir Eddie at ni Ma'am Pilita. Nagsimula ito noong taong 1970 at nagtapos din taong 1971. Pero alam nyo ba na may mas nauna pa kay Kuya Eddie? Sa puso ni Ma'am Pilita at kanyang naging asawa pa? Siya din lang naman si Gonzalo Blanco at nagkaroon din ito ng anak na babae sa kanya. Siya ay si Jackie Lo Blanco. Si Sir Eddie at Ma'am Pilita, ibig sabihin ay 1 taon lang silang nag-anuhan. Nag-anuhan mga Kalpawinners, nagmahalan. Nang sila ay mag-anuhan, ay nagbunga ng ano ang kanilang anuhan. Muling umaringaw-ngaw ang iyak ng batang si Ramon Christopher Gutierrez. Pero ngayon hindi na siya bata.
kasi taong 1972 pa naman iyon. So, to cut the story short, matanda na rin si Ramong Christopher, balbase na nga eh. Pero alam nyo ba na katulad ng dati? Bago pinanganak si Lamon, Ramon ay naghiwalayan na rin itong dalawa. Ang hilig naman itong makipaghiwalay ni Sir Idia. Pagkatapos magbakuna, social distancing kaagad. Wala pa namang pandemya noon ah. Ah, siguro trip-trip lang ngayon. Ah, bahala na kayo sa buhay nyo. Dagdag pang kalaman mga kalpawinners. Nitong taong 2001 hanggang 2011 ay napangasawa pa itong si Ma'am Pilita Corrales ni Carlos Lopez. Sana all, daming nagbabakuna, nagmamahal. Kaya naman pala siguro, naghahanap itong si Sir Edie ng solid. Solid kung magmahal. Kayo ha! Annabel Rosales Rama. Si Annabel Rama ay 68 taon na sa ngayon. Siya ay kilalang manager at isinilang noong 28 ng Oktubre 1952 mula sa San Nicolas, Cebu, sa bansang Pilipinas. Tanyag ding aktres at producer. Katunayan, kilala siya sa mga pelikulang Umaapoy na Bakal noong taong 1962. At yung Sikat ng Tundo, 1962. At ang sikat na Operation Villapando, 1975. Na siya rin ang producer mismo nito. Alam nyo ba si Ma'am Annabel lang ang nakapigil sa pag-social distancing ni Sir Edie? Tama ka, Kalpawinners. Hindi na siya nakatakas pa dito. Naging mag-asawa nga sila taong 1980. Katunayan ay naka-anim na anak na sila. Sila ay sina Rufa, Raymond, Richard, Elvis, Richie, Paul at Rocky Gutierrez. Eh, di nakahanap ka rin ng katapat. Ngayon, they live happily ever after. Congratulations! Hanggang dito na lang ang usapan natin mga kalpawinners. Sana nag-enjoy ka sa video natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat, Alpawins Channel naglilingkod. Mwah!